Mahigpit pa rin ang seguridad sa dalawang kampo kung saan nakakulong ang apat na miyembro ng pamilya Ampatuan matapos silang arestuhin kahapon. Live mula sa Cotabato City, nakatutok si Jiggy Manita. Jiggy. Iganhawak pa rin nga ng mga sundalo at pulis sa mga Ampatuan sa Cotabato o Maguindanao at General Santos City. Para sa mga Ampatuan, walang basihan ang pagkakapigil sa kanila. Itong ikalawang araw ng paghawak ng militar kina Maguindanao Acting Governor Sahid Ampatuan, Maguindanao Vice Governor Ahmad Ampatuan at Sharif Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Sabi ng mga sundalo, dito pinatuloy ang tatlo sa Kampilan Hall na karaniwang ginagamit ng mga bumibisitang opisyal ng militar. Itinuturing nila itong hotel sa loob ng kampo. May aircon, maganda yung bed, at maganda yung facility. That is the best of the Kampilan dito sa Section 5 Tradition. Kapag meron tayong mga bisita, diyan natin yan. Parang pang-general kasi yan eh. And senior officers yung tinutulungan nila ngayon. We're doing our best to give them the best accommodation we can have for them here. May mga bumibisitang empleyado ng ARMM at ilang kaanak, pero tumanggi silang magpa-interview. Mula naman sa Mecca sa Middle East, napasugo dito may bahay ni Vice Governor Ahmad na si Bay Rebecca. Saka na lang, kakararating ko lang. Umiiyak pa yung sila to dahil siyempre hindi nila, naiwanan niya bigla yung anak niya, hindi niya makikita. Na anong dahilan, hinahanap ng mga anak niya, bakit nasana na ba yung papang niya? Sa General Santos City, nananatiling nakakulong sa CIDG si ARMM Governor Zaldi Ampatuan na naharap sa reklamong rebelyon. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa Camp Fermin Lira. Kung nasaan ang tanggapan ng CIDG, binisita siya ng kababata niyang si Attorney Victor Emmanuel Fontanilla. Maayos naman daw ang kalagay ng gobernador. Kaninang umaga, isang check-up ang isinagawa para tingnan ang kanyang kalagayan. Diabetic kasi ang ARMM Governor. Sabi pa ni Fontanilla sa kanya, kung sakali handa siyang harapin ang kasong isinampa. Rebellion po. Rebellion. Ang kaso ni Governor. Rebellion po. At of course, haharapin nila. May maraming abogado na nandyan. Tatlo ng abogado dyan. And they are preparing for the defense. Igan, hindi pa matiyak ng mga otoridad kung kailan o ibabiyahe pa ba talaga ng Maynila ang mga Ampatuan. Pero patuloy pa rin ang investigasyon sa kanila ng CIDG. Igan? Maraming salamat, Jiggy Manikad. Samantala, nakatakdang ilipat si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa Camp Tanakan sa Davao City pa rin ngayong gabi. Hindi nilinaw ng abogado ni Andal Sr. na si Attorney Alexis Lumbatan kung bakit ililipat sa kampo ang gobernador. Sa Davao Doctors Hospital kung saan inoobserbahan ang dating gobernador, nananatiling mahigpit din ang seguridad. Katunayan, pati ang katabing kwarto ng hospital room ni Andal Sr. ay okupado na rin ng mga sundalo. Sa ngayon, wala pang inilalabas ng medical bulletin ang ospital ukol sa kalagayan ng dating gobernador. Sumasailalim kasi siya sa serye ng mga lab tests. Masusing binabantayan naman ang mga otoridad ng posibleng bantang dala na mahigit 300 tauhan daw ng pamilyang Patuan na lumuwas sa Metro Manila. Pero pagtitiyak ng PNP, hindi raw nila nakikita sa ngayon na magkakaroon ng spillover ng gulo dito sa Kamaynilaan. Nakatutok si Mark Salazar. Matapang at walang pag-aalinlang ang sinabi ng pulisya, limitado raw sa Maguindanao ang anumang gulong kayang gawin ng mga Ampatuan, halimbawa ang magpasiklab ng isang rebelyon. As far as the reports are concerned that we have received, there are no spillovers here in Metro Manila and elsewhere. No? We're just reckoning with Maguindanao. Hindi raw takot ang PNP kaya nagdesisyon itong wag nalang ilipat sa Kamaynilaan ang iba pang naarestong membro ng pamilya Ampatuan. Si Mayor Andal Ampatuan Jr. lamang ang nakakulong ngayon sa Maynila. Pero may balibalita ng may mahigit 300 mga tauhan daw nito ang lumuwas na rin at posibleng maging banta sa seguridad ng Metro Manila. We have received also those reports, no? But these are relatives who just transferred for the meantime here in Metro Manila because of the ongoing operations in Maguindanao.
Bagamat kumpiyansa ang kapulisan na mapipilayan ng martial law ang anumang puwersang meron pa ang mga ampatuan sa Maguindanao, hindi raw nila minamaliit ang mga ulat na may 3,000 to 4,000 CVO pa na loyalista ng ampatuan ang nagpaplano umanong manggulo. They are ready to launch attack to against the government. Pero armado man daw ang mga CVO na ito, nabuwag na umano ang kanilang plano dahil arestado na ang kanilang mga ulo. Charges are now being prepared against those who are arrested or are being processed as a matter of procedure before charges will be filed against them in 72 hours. The charges would include their participation in the massing up of CVOs. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Handa namang mag-deploy ng puwersa ang AFP sa Metro Manila kung kinakailangan kasunod ng pagpapairal ng martial law sa Maguindanao. Nakatutok dyan si Susan Enriquez. Dalawang tangke ng AFP NCR Command ang nakastandby dito sa Campo Aguinaldo sakaling kailangan mag-deploy ng puwersa sa Metro Manila. Mula pa kasi nung Biyernes, isang gabi bago ideklara ang martial law sa Maguindanao, nakataas na sa blue alert status ang sandatahang lakas ng Pilipinas dito sa Metro Manila. The organic personnel of NCRCOM are on a duty section ready to be deployed anytime if the situation so arises. Bukod sa mga tangke, nagdagdag na rin ang puwersa mula sa Navy, Army at Air Force. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan ng AFP-NCR sa iba pang intelligence units. Gayunman, pagtitiyak ng AFP, wala pa rin silang namomonitor na banta dito sa Kamaynilaan. The AFP is in control of the situation within Metro Manila in coordination with the NCRP of the Philippine National Police. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Labing siyam na araw na lang po at Pasko na, mga kapuso. Kung wala pa kayong naiisip na ipanregalo sa mga kaibigan, katrabaho o kaanak, bakit hindi niyo po subukang bumisita sa Noel Bazaar, special edition sa A Venue Mall sa Makati City. Mabibili niyo po dyan ang mga damit, sapatos at accessory na pwedeng ipanregalo. Gawa po ng mga Filipino designer ang halos lahat ng ibinebenta rito. Makakatulong din kayo sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang kikitain kasi sa bazaar ay mapupunta sa mga tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation, Bantayog Foundation, Associate Missionaries of Assumption, Hands on Manila at Gifts and Graces. Muli niyo pong mapapasyalan ang Noel Bazaar sa World Trade Center naman mula po sa December 18 hanggang 20. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan po ni Mike Enriquez at Mel Tianco, mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Becky Morales. Ako naman Arnold Glavio. Ito ang GMA. Wala